Kaya, pag-isipan nyo ang pagpapakapon at dalhin nyo na sa inyong doktor upang sa ganun, tuloy-tuloy na ang himbing ng inyong pagtulog, makontrol natin ang overpopulation nila at maiwasan natin ang mga reproductive related diseases in the future. So, sa muli, maraming salamat sa inyong oras at panonood. Hi, I am Dr. Joffel Fernandez. Loyal po ba sa inyo ang inyong alagang aso? At nakakapagbigay protection po ba ito sa inyo at sa buong pamilya? Kung ganun, nararapat lang na bigyan din natin sila ng protection. Ang responsible pet ownership at pagiging pet lover ay hindi lamang nagtatapos sa pagbibigay ng dekalidad at malinis na pagkain sa ating pet. Hindi lang sa pagkakaroon nila ng espesyal na tulugan at pagbibigay oras na nakipaglaro tayo sa kanila. Pagyakap at pagpapagamot tuwing may sakit sila. Higit sa lahat, lagi nating tandaan na kabilang sa pagiging responsible pet owner o pet lover ay ang bigyan natin sila ng protection, ang bakuna. Okay? So, huwag niyo po i-ignore ang bakuna. Dahil sa oras na tamaan po ang inyong alaga sa alinmang sakit na dapat sanay ginagampanan nito, magiging critical po ang kalalagyan ng inyong pet. Magiging magastos ang gamutan at higit sa lahat, sa kabila ng intensive treatment, hindi po ito magbibigay assurance na mailigtas natin sila. So, ano po ba ang mga kailangang bakuna sa ating mga alagang aso? Ang mga vaccine na mahalaga na meron dapat ang ating alaga ay ito po yung vaccine against parvovirus, distemper, leptospirosis, hepatitis, para influenza. Ito po'y nakapaloob sa kilalang tawag na 5-in-1 o 8-in-1 o 6-in-1 vaccine. They are all the same actually. Na ang specific term ay CPVDHLP or DHLP-PI vaccine. And of course, ang rabies vaccine din siyempre na kilala na ng karamihan. At maliban sa mga ito ay idinagdagda rin natin ang bakuna laban sa kinerkaf na sakit o kinerkaf vaccine. So, itong mga sakit na pinoproteksyonan itong mga vaccine na ito ay existing po yan sa atin. Na kahit sa ang sulok pa natin itatago ang ating mga alaga ay hindi pa rin sila makakatakas. Lalo na kung inilalabas pa natin sila. At ang masaklap, may mga sakit ng aso na transmissible sa ating tao. Katulad na lang halimbawa ng leptospirosis at rabies disease. Napakadelikadong sakit na pwedeng maipasa ng mga alaga natin sa atin at sa buong pamilya. Kaya never ignore vaccination. Ibinibigay po ang bakuna as early as 6 to 8 weeks old. At inuulit-ulit po ito every 2 to 3 weeks interval until 3 and a half to 4 months of age. Then, once a year thereafter. Sa pagpapabakuna, mahalagang tandaan na sa veterinaryo nyo lamang ipagkatiwala ang pagpapa-inject nito. Hindi sa kung sino-sino ang unauthorized person. Dahil sa mga veterinaryo ay lagi po nilang isinaalang-alang ang tamang handling, quality at storage ng bakuna. At higit sa lahat, bago po ibigay ng doktor ang bakuna, kinikilatis o pinipisikal exam nila muna ang kanilang pasyente o ang inyong alaga kung physically fit ba itong bakunahan o hindi. Eh, Dok, ano naman ang side effect ng bakuna? Wala pong dapat na ipag-alala sa side effect. Hindi po magdudulot ng kapahamakan ang bakuna. Kung meron mang mga allergic cases, ay super dalang lang po nito at reversible kapag nabigyan ng gamot. Ang kalimitang mga side effects ay itong mga injection site swelling or pain, mild inactivity and fever post-injection. But they are all transient. Ibig sabihin, panandalian at lumilipas ng kwento ng pusa. Kaya nothing to worry at all. Vaccine is generally safe, effective, and it's very important sa ating pet. So sana may natutunan po kayo at pabakunahan nyo na po ang inyong mga alaga. Hi, I'm Dr. Joffel Fernandez, isang veterinary doctor. Ibahagi ko naman sa inyo ngayon ang isa na namang puppy or kitten tips about the importance of deworming. Halos lahat po ng mga puppies or kittens ay may bulati o binubulati po talaga. At kung hayaan lang po natin ito, ito po ay magdudulot ng malubhang konsekwensya sa kanila. Bakit nga ba kailangan purgahin sila? Una, para maging malusog ang ating mga alaga. Ang mga bulati po kasi ng mga aso at pusa, katulad ng roundworm, hookworm, tipworm, and whipworm
ay nagdudulot po ito ng malnutrition, nakikipag-compete po ito sa sustansya, nagdudulot ng anemia, intestinal obstruction, at panghihina ng immune system. Makita sa physical na itsura ng tuta o kitten dahil ito ay bansot o payat. Malaki ang tiyan, pangit ang itsura ng balahibo, pagsusuka, pagtatay, at hanggang sa isang araw ay sasabayan na ng ibang bacterial o viral complication o infection na siyang mabilis na papatay sa inyong alaga. Nakukuha po ng inyong alagang puppies o kitten itong mga bulate sa kanilang kapaligiran, sa lupa o sa mga maruruming bagay-bagay, maging sa gatas ng nanay o kahit nung nasa sinapupunan pa lang sila, pwede na sila makakuha nito. Okay? So pangalawang reason kung bakit kailangan nating purgahin sila ay upang maging malusog din tayo. Ang mga bulate po kasi ay pwede rin maipasa sa atin at magdudulot ng sakit sa tao, lalo na sa mga bata na madalas nakakalimutan maghugas sabay subo sa kanilang kamay. Sa atin naman ay sa tuwing hinahawakan natin sila, nagpapaligo o naglilinis tayo sa kanilang mga dumi, so sa mga ganitong paraan, pwede tayo mahawa. Kaya napakahalaga na i-deworm sila upang maging malusog sila at ganun din tayo siyempre. Ginagawa ang deworming sa mga puppies as early as 2 weeks old at inuulit-ulit po ito every 2 weeks interval at 2 to 5 consecutive times. Then, every 3 to 6 months thereafter as regular deworming. Sa mga pusa naman, start deworming as early as 6 weeks old. Repeat every 2 weeks up to 3 consecutive times. Then every 3 to 6 months afterward. Huwag kalimutan na ipadeworm din ang nanay na aso o pusa. With regards to kung anong mabuting pamurga ang maganda gamitin, broad spectrum dewormer of any brand. Walang problema dito, no? So, but to ensure good deworming quality and strategic deworming administration, good to trust your veterinarian. Okay? So kung nagduda kayo na mabulati ang alaga ninyo, kumonsulta na sa inyong doktor. Have a nice day. Bye-bye. Hi, ako po si Dr. Jufel Fernandez of Regalado Veterinary Medical Center. Ibabahagi ko po sa inyo ngayon ang isa pa sa mga common na veterinary toxicosis o mga nakakalason sa ating mga alaga. Ito po yung toad poisoning o lason sa palaka. Ganitong klase na palaka, ito po yung tinatawag na buffo frog. Marami po ito sa atin. Meron po itong dalawang skin gland sa likod nila na naglalabas ng secretion na kulay gatas na malagkit. Ito po yung toxic part na nagsisilbing defense mechanism ng mga palaka. Na sa tuwing inaatake sila o kinakagat ng ating mga alagang aso, ay inilalabas nila ito at nagdudulot ng katakot-takot na problema sa kanila. Cardiotoxic po ang laso ng mga palaka na nagre-resulta sa abnormal na tibok ng puso, labis na paglalaway, pagsusuka, convulsion, paralysis, pagkakuma at pagkamatay. So, ano po ba ang dapat na gawin kapag mangyari ito sa inyong mga alaga? Pinakamabuti ay dalhin ninyo agad sa doktor. Ngunit, kung alanganin umalayo kayo sa inyong doktor at nakita ninyo na naglalaway na ang inyong alaga, ang gawin niyo po ay ganito. Kumuha kayo ng kahit kapirasong tila at basain ninyo at siyang ipunas o ipahid sa bibig, gilagid, dila at ngalangala ng inyong alaga. Huwag pong gumamit ng hose o water sprayer sa paglilinis ng bibig dahil delikado po ito at pwedeng malunod ang inyong alaga o magkaroon ng aspiration o lalong malunok ang lason. So, simpleng wet cloth lamang ay sapat na. At syempre, matapos nyo ma-decontaminate o malinisan ang bibig ng inyong pet, dalhin nyo pa rin sa inyong doktor ang inyong alaga upang ma-evaluate ito. Okay, so sana nakatulong sa inyo ang video ko po ito at salamat sa inyong panonood. Hi, ako po si Dr. Jufel Fernandez. I made this video series on poisoning in dogs and cats to give awareness among pet owners. Today, I will be starting this first series about paracetamol toxicity. Yes, tama po ang inyong narinig. Toxic o nakakalason po talaga ang paracetamol, lalo na sa inyong mga alagang pusa.
Okay, so pag-uusapan natin ito. Paracetamol is an over-the-counter drug that is easy to buy. Punta ka lang sa kung saang butika, makakabili ka na nito in tablet or in liquid form. In human, ginagamit po ito as antipyretic, analgesic medication o para sa nagdak. At for example, masakit ang ating katawan o ulo, so ito po yung madalas nating ginagamit, ang paracetamol. So dahil ito ay madaling bilhin at effective para sa tao, maraming mga pet owner ang nag-a-attempt na mag-self-medicate gamit nitong paracetamol. Once this paracetamol is taken and inside your pet's body, ito po ay imi-metabolize at i-process hanggang sa ma-form ang toxic metabolites. At matapos lamang ang 24 to 48 hours post-ingestion, lalabas na ang mga sintomas katulad ng kawalang ganang kumain, pananamlay, paglalaway, pagsusuka, abdominal pain, bluish discoloration o pangingitim ng gilagid o dila, hirap sa paghinga, and 72 hours onward, magkakaroon na ng edema o manas paninilaw at hanggang sa tuluyang mamatay ang inyong alagang pet. Nangyayari po lahat ng ito dahil sa pagkakasira ng pulang dugo, liver and kidney failure, dulot nitong toxic metabolites ng paracetamol. Bawal na bawal po sa lahat ng pagkakataon ang paracetamol sa mga pusa. Kahit sa kaunting amount lamang ay very fatal na po ito sa kanila. Sa mga aso ay kahit papano, matibay-tibay sila. Kung kaya't in selective instances, may mga vet na nagpiprescribe nito, but it should be monitored and in proper dosage. In my part, I will never use this drug dahil nga sa kadikit o kaakibat na toxicity, and beside, marami namang dihamak na mas mabisa at safe na alternative drug. So, doon na lang tayo sa hindi mapanganib na gamot. So, may pag-asa pa ba na masave natin ang pet sa ganitong toxicity? Depende po kung gaano mo kabilis inagapan ang iyong alaga at syempre, sa dami rin ang inyong pinapainom. Acetylcysteine and ascorbic acid, ito po yung antidote sa paracetamol toxicity. Subalit, bukod dito, marami pang kailangan gawin. Katulad na lang halimbawa ng pagbibigay ng activated charcoal, kung within 30 minutes pa lang naman nangyari ang pag-inom ng paracetamol. Ngunit kung na-absorb na sa bituka at nagdulot na ng simptoma sa alaga natin, dito, ginagawa na ng intensive care katulad ng oxygenation, blood transfusion, at marami pang mga supportive treatment na ginagawa. No? At hindi rin ito nakakapagbigay garantiya na mailigtas natin ang inyong alaga. Again, sa mga poisoning, napakahalaga ang kasabihan na prevention is better than cure. Kumonsulta lagi sa inyong doktor bago kayo mag-attempt ng self-medication. Okay, so salamat sa inyong oras at panonood. Hi, ako po si Dr. Jofel Fernandez, isang veterinary doctor. Aking ibabahagi sa inyo ngayon ang tungkol sa raw feeding. Ito po yung pagpapakain ng hilaw na pagkain, katulad halimbawa ng hilaw na leeg ng manok, hilaw na itlog, hilaw na atay ng baboy o sa manok. O kung mayaman si pet owner, mismong karne talaga ng baboy, manok o baka yung pinapakain niya. Yung iba naman ay sawdust. Ito po yung mga pino o pira-pirasong karne na naiwan sa slicer sa mga meat shops mula sa pinagtabasa ng karne na ibinibenta para ipakain sa mga aso. Ngunit, nararapat o mabuti naman po kaya ito sa mga aso? Ang pagpapakain ng hilaw na karne ay nagmula po ito sa paniniwala ng iba na ang mga aso daw kasi ay biologically or genetically similar sa mga wolf or wolves na ancestors ng ating mga alagang aso. Naniniwala sila na katulad ng mga wolf na hilaw ang kinakain ay mas napapaganda ang balat o balahibo nito. Mas malakas at malusog ang pangangatawan. At
marami pa daw ang kabutihang dulot sa raw feeding. Subalit, wala pong sapat na scientific evidence na sumusuporta sa ganitong mga paniniwala. Salungat sa kanilang paniniwala, nagbago na po ang genetic adaptation ng mga aso mula ng ginawa na silang pets ng mga tao, higit 1,000 taon na ang nakalilipas. At hindi na po akma ang pagpapakain ng hilaw na pagkain sa kanila sa kasalukuyang panahon. Sa katunayan, mas marami pa nga ang pag-aaral na magpapatunay na mas mabigat ang kasamaang dulot ng raw feeding kaysa sa kabutihan na dulot nito. Isa sa pinakamabigat na kasamaang dulot nito ay ang bacterial contamination, specifically Salmonella, Listeria, at E. coli. Delikado mga bakterya po ito, hindi lang sa inyong mga alagang pet, maging sa ating tao na rin. Okay, so huwag na pong mag-attempt magpakain ng raw feeding, ha? I hope na nakatulong ang video ko pong ito sa mga dog owner na nagpapakain o nagbabalak pa lang magpakain ng hilaw. Beware of raw feeding. Hi, it's me again. I am Dr. Jofel Fernandez, isang veterinary doctor. Ibahagi ko ngayon ang isa pa sa mga paboritong pagkain ng tao na harmful sa ating mga alagang aso at pusa. Ito po yung chocolate. Kilala na nakakalasong pagkain sa kanila. Actually, halos lahat na yata ng mga pet owner ay familiar na sa chocolate toxicity. Boring ng pag-usapan, pero just to complete the series of my video about toxic food for dogs and cats, kaya kailangan isali ko pa rin ito. At malay natin, baka isa ka sa mga nanonood na hindi mo pa alam. So, para sa iyo ito. Ang chocolate ay bawal na bawal po talaga sa mga aso at pusa. Nagtataglay po ito ng theobromine compound. Ito po yung toxic content ng chocolate na once na nakain ng mga alaga natin ay magresulta po ito mula sa simpleng gastrointestinal upset hanggang sa pinaka-life-threatening symptoms katulad ng pangingisay, internal bleeding, at heart attack. So, depende po sa dami at uri ng chocolate na kinain at sa laki ng kumakain. Iba't ibang uri ang mga chocolate. Merong dark chocolate, white or milk chocolate, chocolate sa mga cake o tinapay. So lahat ng klase ng mga chocolate, pang mayaman o pang mahirap man yan, na chocolate o sikwate, champurado, lahat po yan bawal sa mga alaga natin. Lalo na sa mga small pets, chihuahua, yorkie, kasama na dito mga pusa at marami pang iba. Goodbye po talaga yan sila sa chocolate kung hindi maagapan kaagad. Okay, so dito, napakahalaga ulit ang kasabihan na prevention is better than cure. Okay, so huwag pong gawing dog or cat pets ang chocolate, ha? Bawal na bawal po yan. Hi, ako po si Dr. Jofel Fernandez, isang veterinary doctor. Hindi ko na mabilang na marinig sa mga pet owner na pinapakain nila ng tinapay ang kanilang mga alagang aso. Pandisal, pandikuko, at kung ano-ano pa. Kung mayaman si pet owner, special na tinapay siyempre yan. From French baker with special jam and jelly, at meron pang kasamang reason. Saan ka pa? Social, di po ba? Ngunit, ligtas naman kayang ipakain sa ating mga alagang aso ito? Hindi po ligtas na ipakain ang tinapay sa ating mga alagang aso. May mga ingredients po nito na pwede silang magka-allergy. Katulad na lang sa wet content ng tinapay, maraming mga aso ang sensitive o allergic dito. Okay? So, pangalawang composition ng mga tinapay na hindi mabuti sa ating mga alagang aso ay ang yasdo o pampaalsa sa tinapay. Once na kinain at naroon na sa stomach ng aso, patuloy pa rin na umaalsa ito, na sanhi upang mag-bloat ang stomach at ang tendency na mag-twist o iikot ang stomach. Life-threatening emergency po ito. At karagdagan pa, dahil ang yeast ay nagpo-produce ng ethanol alcohol, hindi malayo na magkaroon din sila ng alcohol toxicosis. Bukod pa dito sa yeast do at wet,
ay yung mga nilalagay pa nating mga palaman na nagtataglay ng mga artificial sweetener. Specifically, itong xylitol na inihahalo sa maraming palaman dahil mabuti ito sa mga diabetic na tao. Ngunit, ipakain naman natin sa mga aso ay kahit sa kaunting amount lamang ay toxic na sa kanilang liver. At dagdag pa dito, yung mga palamuti at pampatakam na reasons, wow, sarap yan. Ngunit, renal failure naman ang dulot nito sa mga aso. Okay? So, huwag na pong gawing pagkain o dog treat sa kanilang tinapay. Kung sobra-sobra na ang tinapay nyo dyan sa bahay, ibahagi nyo na lang sa mga taong salat sa pagkain at never sa inyong mga alaga. Hi, ako po si Dr. Jufel Fernandez, isang veterinary doctor. Ibabahagi ko po sa inyo ngayon ang tungkol sa dalawang kumo na pagkain ng tao na nakakalaso naman sa ating mga alagang aso o pusa. Ito po yung bawang at sibuyas. Iisang pamilya ng halaman lang po sila under Allium plant family na nagtataglay ng disulfides at thiosulfates compound na siyang toxic sa ating mga alagang aso at pusa. So ayan, tatandaan niyo po ang pangalan ng compound, disulfides at thiosulfates. Okay? Pero kung mahirap tandaan, di bawang at sibuyas na lang talaga para madali. Anyway, actually hindi naman talaga gusto kainin ng mga aso o pusa itong bawang o sibuyas. Ideally, hindi nila kinakain ng plain ito. Ngunit kung ito ay kasama na sa kaldereta, minudo, nilaga at iba pang ulam niyo dyan sa bahay, doon naging paborito na nila ito. Kaya ito po yung isa sa mga disadvantage kung human food ang ipinapakain natin sa kanila. Ang epekto ng bawang o sibuyas sa katawan ng ating mga alagang aso at pusa ay ang pagkakasira sa pulang dugo o red blood cell na mauwi sa seryosong klase ng anemia. At kapag nagka-anemia na sila, napakalawak ng komplikasyon o consequences na mangyari sa loob ng katawan. Mamumutla, manghihina na yung alaga natin, magsusuka, iihin ang dugo, at marami pang iba. And eventually, nakakamatay talaga sa kanila itong problema na ito. So dito, napakahalaga ang kasabihan na prevention is better than cure. Pero just in case na nakakain na ng bawang o sibuyas, agad na kumonsulta sa inyong doktor. Okay? So sana nakatulong sa inyo ang video ko po ito. Hi, ako po si Dr. Jufel Fernandez, isang veterinary doctor. Last time, inilahad ko sa inyo yung tungkol sa proper vaccination certificate sa pagbili ng tuta. Ngayon, nang nakabili at nasa sa inyong kamay na ang tuta, ibahagi ko naman sa inyo ngayon ang kahalagahan ng proper feeding and vitamin supplementation. Mahalaga na magbigay kayo ng vitamin supplement dahil once na nawalay na ito sa kanyang ina at mga kapatid at nasa bagong environment na ang tuta, very stressful po ito sa kanila. Pwedeng magresulta sa paghina ng kanilang immune system at mauwi sa pagkakasakit. Laging tandaan na gumamit lamang tayo ng bitamina na pang-aso at hindi yung pang-tao. Dahil syempre, magkaiba naman ang vitamin requirements ng aso at tao. Ngayon, punta na tayo sa proper feeding ng mga tuta. Tip number one, kung ano yung pinakain na nakasanayan ng tuta doon sa pinanggalingan, ay dapat iyon na rin muna ang ipakain ninyo. Ngayon, kung gusto nyo magpalit ng ibang dog food brand, dahan-dahan lang dapat ihalo muna ang bagong dog food sa lumang nakasanayang pagkain nito para hindi mabigla ang tiyan ng tuta. Tip number two, pakainin ng 3 beses sa bawat araw ang tuta hanggang 4 to 6 months old, then 2 times a day afterward. Hindi po proper ang ad libitum feeding ng mga tuta o sa aso. Ito yung pagpapakain sa katulad ng mga manok na unlimited style. Ang masamang epekto nito sa aso ay pwede silang ma-overfeed o di man kaya mabilis silang manawa sa pagkain. At ang pinakadelikado sa lahat, pwede itong makontaminate na maging sanhi upang magkasakit ang inyong pet. Ang tamang pagpapakain ay sa oras lamang dapat ng feeding time nila.
maglagay kayo ng pagkain, then 10 minutes after, balikan ninyo kung may natira pang pagkain. Kung mayroon pang natira, iligpit na ito. Nang sa ganun, maiwasan ang pananawa at food contamination. So, sa susunod kong video, abangan ninyo dahil ituturo ko naman sa inyo ang step-by-step technique sa pagpapalit ng pagkain para iwas gastrointestinal upset at iba pang mga diet-related issues ng mga aso. At pag-usapan din natin doon ang table food versus junk food. So, yun lang po muna sa ngayon. Salamat sa inyong pagsubaybay. Hi, ako po si Dr. Jufel Fernandez, isang veterinary doctor. Nais ko pong makapagbigay kaalaman tungkol sa tamang pag-aalaga ng mga aso at pusa. Sa video kong ito, sisimulan natin sa tamang kaalaman sa pagbili ng tuta. Ang presyo ng mga tuta ay hindi biro. Magre-range po ito from 5,000 to 150,000 pesos, depende sa breed at family line ito. Ngunit, bukod sa presyo, yung walang kapantay na halaga, na ligaya at pagmamahal na ininvest mo sa iyong bagong tuta. Ngayon, dahil hindi ka maingat sa pagbili ng tuta, ilang araw lang mula nung nabili mo ito ay nagkasakit na kaagad. Dadalhin mo sa pet clinic ngayon yan. Gagastos ka sa check-up, laboratory, confinement, pero ang ending, deads pa rin. Ang sakit sa kalooban at bulsa, di ba? Para hindi humantong sa ganito, kung nagbabalak kayo bumili ng tuta, ang sikreto ay simple lang naman. Tiyakin nyo na at least may dalawang 5-in-1 vaccine na ito at syempre dapat properly vaccinated talaga. May maayos na vaccination certificate, hindi yung gawa lang sa index card o sa bond paper o basta na lang mukhang vaccination card. Ni pangalan ng pet clinic ay wala. Ganyan ang ginagawa ng iba. Mag-iingat po kayo sa ganito. Ngayon, para matiyak na properly vaccinated talaga yung tuta na gusto mong bilhin, madali lang naman, tingnan nyo ang pangalan at pirma ng veterinarian at kanyang license number. Kung walang pangalan yan at pirma lang nilagay, at lalo pa kung walang inilagay na license number, o kung meron man pero license number pala ng nurse o human doctor, hindi proper yan. Ganyan ang ginagawa ng ibang mga breeder. Hindi ko marunong na sila mag-inject, ay okay na yon. Opo, marunong nga sila mag-inject pero hindi lang naman tungkol doon ang proper vaccination. Ang proper vaccination ay nagsisimula po ito sa proper handling ng vaccine mula sa tamang temperature storage hanggang sa pagkilatis o physical examination na ginagawa ng isang veterinaryo sa pasyente nito bago pa man niya i-administer ang bakuna. Kung alanganin ka, kumilala sa tamang vaccination certificate, ganito. Bago mo bilhin ang tuta, suggestion ko, picturean mo muna ang vaccination card at isama mo na rin yung itsura ng tuta at ipasilip mo muna sa vet para mapayuhan ka kung worth ba talagang bilhin yan o hindi. Kasi, by the way, marami-rami na rin ang nagbibinta ng hindi purebred na aso sa kasalukuyan. Dahil cute lang ang tuta, sasabihin na nila na St. Bernard o Labrador ang lahi, pero mongrel lang pala. Pero okay na lang sana kung mongrel. As long as nagustuhan mo at napamahal naman sa iyo yan, huwag lang talagang magkasakit at mamatay dahil sa supply of fake yung vaccination history. At sa huli, syempre kapag nasa kamay mo na ang tuta, as soon as possible, dalhin mo kaagad sa vet para mabigyan ka ng advice kung paano alagaan yan. So, ganun lang po. So sana may natutunan kayo sa video kong ito at salamat sa inyong panonood. Meron ka bang alagang pusa? Baka makaranas siya ng ganitong klaseng problema. Ang hirap umihi o hindi nakakaihi. Bakit ba sila nagkakaganito? At ano ba ang gagawin upang maiwasan ang ganitong mga problema? Panoorin niyo po ang video kong ito. Ito po si GM. Isang 3 years old male Persian cat. Dinala siya sa clinic nitong June 5, 2020 dahil sa paulit-ulit na problema sa pag-ihi. Makailang beses na siya tinulungang makaihi sa pamamagitan ng catheterization, ngunit makailang buwan lang matapos siya tulungan ay bumabalik na naman ang kanyang problema.
Sa araw na in-examine siya ng doktor, medyo matamlay po ito at sa abdominal palpation, napansin na distended ang kanyang urinary bladder. Agad na isinagawa ang x-ray procedure at iba pang mga laboratory examination. Ngunit, wala namang nakitang significant sa mga resulta nito. Sinubukan na ikateter muli, subalit, bigo na maipasok ito. Kung kaya't, ang desisyon ng doktor ay isurgery na lamang ito sa pamamagitan ng urethrostomy procedure. Nag-aalala at naiyak man ang kanyang tagapag-alaga sa gagawing surgery, pero pumayag na rin ito para sa ikabubuti ng kanyang minamahal na alaga. Ang urethrostomy procedure ay ginagawa sa mga ganitong klaseng problema. Ginagawa ito as last resort kapag hindi na kayang ipasok ang urinary catheter o di man kaya kapag paulit-ulit na lang ang obstruction. So dito, ginagawa ng shortcut opening sa kanyang genital area upang doon na lalabas ang ihi. Very common na nangyayari ang urethral obstruction sa mga male cats. At ang pinaka-common na primary explanation nito ay yung tinatawag na feline idiopathic cystitis. At sa mga bihirang kaso ay urolithiasis o bato sa ihi. So paano ba ito maiwasan? Mahirap talaga iwasan ang problema na ito, lalo na itong feline idiopathic cystitis dahil stress-related na problema ito. Ngunit, may mga preventative diet na ginawa upang maiwasan ito. May kamahalan sila pero sulit at effective naman. Ang pinaka-cheapest way na pwede rin gawin ay encourage ang mga pusa na uminom ng maraming tubig lagi. So ayan, para hindi na humantong sa catheterization o urethrostomy ang inyong alagang pusa. ...24 hours after surgery, heto na siya, buhay at masungat na. Kinabukasan ay sinundo na siya ng kanyang tagapag-alaga at lubos na nagagalak dahil solved na ang problema nito. At muli na rin nilang makapiling si Jira. Na pagturing ng tao sa kanyang pet ay mahirap talagang ipaliwanag. Hindi ito nasusukat sa pamamagitan ng ganda ng breed o sa presyo nito, bagkus ito ay nasusukat sa tuwing nagkaroon sila ng sakit o kapansanan. Katulad na lang itong pet na ito, isang ordinaryong aso o aspid na inampo ng isang grab o taxi driver. Pakalat-kalat lang daw ito sa kalye kung kaya't inampon at inalagaan niya. Subalit, itong nakalipas na 5 buwan, napansin niya na may tumubong kakaibang laman umukol sa kanyang mukha. Mabilis itong lumaki kung kakinalanan niya sa klinik upang ipasuri. Sa kaunting naipon niya sa pagtataksi, excited siya na ipa-x-ray ang kanyang alaga at kung ano-ano pang laboratory examination. Sapagkat, ito yung ina-advise sa kanya ng unang vet na pinuntahan niya. Noong in-examine ko ito, hindi na ako nahihirapang hanapin ang kanyang sakit. Sapagkat, papalapit pa lang ako, nakikita ko na agad ang bigat ng kanyang problema. Siya po ay may tumor o cancer sa kanyang mukha. Dahilan upang i-displace o sirain ang mata nito at i-deform ang kanyang mukha. Binigyan ko siya ng mga options. Una, kung pagbigyan ba siya sa gusto niya na ma-laboratory at ma-x-ray ang kanyang alaga. Pangalawa, kung open ba siya sa tinatawag na euthanasia. At pangatlo, yung palliative treatment. At sa huli ng aming pag-uusap, pinili niya ang pangatlo, ang palliative treatment. Ang palliative treatment ay isang uri ng konserbatibong approach ng paggagamot kung saan binibigyan ng alalay at suportal na gamot ang pasyente na habang nabubuhay ito sa isang non-treatable disease ay kahit papano ay makaramdam siya ng ginhawa o comfort. So ito po yung typical case ng isang pet owner na super love talaga ang kanyang alaga na kahit ito isang ordinaryong aso o aspin lamang at limitado sa financial na kapasidad ay handa niyang gawin ang lahat. Maging ang kanyang pinaghirapan ipon ay willing siyang isacrifice para lang sa kanyang minamahal na alaga.
Subalit, noong ipinaunawa ko sa kanya na kahit gawin pa namin ang mga laboratory examination, ay gagastos lang siya at hindi pa rin ito makapagpabago sa kalagayan ng kanyang alaga. At agad naman niyang na-realize at naiintindihan ito at pinili na lang ang palliative treatment. Gagastosan na lang daw niya ng masasarap na pagkain, ipasyal sa lugar na paborito nilang pasyalan, dalasan ang paghima sa kanyang aso at bigyan na lang ng mga pansamantalang gamot. Saka na lang daw niya i-consider ang euthanasia kapag mahina at hindi na talaga kumakain ito. Naintindihan niya na hindi dapat pinipilit na buhayin ang pet ng dahil lang sa ligaya at interes ng tao. Mahalaga na i-consider din natin ang ligaya at interes nila, ang bigyan ng kapahingahan sa panahon sila ay pagod na. Maraming salamat sa inyong oras at panonood, at lalo na sa mga nag-effort na i-subscribe ang aking channel sa kaibuturan ng ating puso. Maraming salamat po. At hanggang sa muli. Siya po si Safira, isang maskulado at malakas na Rottweiler. Nakakatakot ang kanyang laki, ngunit mabait at loyal po ito sa kanyang mga tagapag-alaga. Tinuturing siyang bahagi ng pamilya, kung kaya't kasama siya sa loob ng tahanan at may sariling higaan. Kinagigiliwan siya sapagkat nakakapawi siya ng stress. Minsan makulit, pero madalas masunurin naman ito. Malaki ang pakinabang niya sa pamilya dahil bilang tagabantay, lalo sa gabi, nakakatulog ng mahinding ang buong pamilya. At pagising sa umaga, nag-aaya naman siya na mag-exercise sila. Isang araw, nitong nakaraang March 2020, napansin ng tagapag-alaga na merong maliit na tumubo sa kanyang dibdib na kasing laki ng buto ng rambutan. Noong una, hindi lang po ito pinansin dahil hindi naman nasasaktan sa tuwing ginagalaw ito, at sa kabuuan, okay naman siya. Subalit, makalipas lamang ng 2 buwan, mabilis po itong lumaki at nagsusugat na. At napansin na rin ang pagbawas ng timbang nito, kung kaya't nitong June 4, 2020, dinala na siya sa doktor upang ipa-examine. Naagad namang kinonfirm na meron siyang tumor o cancer sa dibdib. Sa araw din na iyon, agad na nirekomenda ng doktor na tanggalin ang bukol sa pamamagitan ng surgical operation. Nag-aalala man ang kanyang tagapag-alaga sa resgo ng operasyon, ngunit hindi na ito nagdadalawang isip pa na sumang-ayon. Kaagad isinagawa ang pre-surgical testing, at pagkatapos, isinalang na ito sa operating room. Okay, so habang tulog pa si Zafira, nais ko pong magbigay ng kaunting kaalaman about mammary tumor. So bababawan ko lang yung explanation, yung madaling maintindihan sa mga pangkaraniwang tao or laymans. So madalas na tinatanong, saan makukuha o papano nagkaroon ng mammary tumor ang mga aso? Pangalawa, papano po ba ito ginagamot? At pangatlo, paano ito may iwasan? Okay, so isa-isahin natin. So saan ba nakukuha o paano ba nagkaroon ng mammary tumor ang mga aso? Hindi po ito nakukuha ng mga aso sa labas, ano, o sa pamamagitan ng pagkakahawa. Kusa po itong tumutubo sa katawan dahil sa yung tinatawag na hormonal changes, pangalawa, lifestyle, pangatlo, genetic predisposition. So isa-isahin natin 'yan, no? So ano bang hormones ang involved sa mammary tumor?
Ito yung tinatawag na estrogen o progesterone hormones. Ito po yung female hormones na pinoproduce ng reproductive organ, specifically yung ovary. So kapag nagkaroon ng aberya o abnormality sa normal level nitong hormones na ito, doon pwedeng mabuo ang mammary tumor. Okay, so next is lifestyle. Kapag ang alaga natin ay matakaw kumain at naging obese noong medyo bata-bata pa ito, risk factor din po ito na mag-develop sila ng mammary tumor balang araw. At ang pangatlo, kung may mga kamag-anak din sila, katulad ng magulang nito o mga kalulut-luluhan na may history din ng mammary tumor dati, so highly likely na magka-mammary tumor din sila. Okay, so punta tayo sa pangalawang tanong, paano po ba ito ginagamot? Okay, so actually wala pang gamot na iniinom lang para matanggal yung mammary tumor. Wala pang ganun. Ang ginagawa para matanggal ito ay surgery or in combination of chemotherapy. So maybe sa susunod na video ko, doon natin pag-uusapan yung chemotherapy. So tingnan natin. Okay, so panghuli na madalas na tinatanong, paano ito may iwasan, Doc? No? So nabanggit ko na kanina kung paano nabuo ang mammary tumor. So number one, hormonal changes. Pangalawa, lifestyle. Pangatlo, genetic predisposition. So sa tatlong ito, lifestyle lang yung kaya nating i-manipulate. Hormonal changes at saka yung genetic predisposition ay hindi na po natin ito hawak at mababago. Ngunit, mayroong mga paraan na kahit papano ay ma-reduce natin yung chance na magka mammary tumor ang ating mga alagang aso balang araw. So nabanggit ko na sa inyo na yung reproductive organ, particularly yung ovary, ang nagpo-produce ng estrogen or yung hormones. So kapag ang inyong alaga ay pinapa-spay nyo ito, bago pa man sila mag-first hit or first menstruation, so malaking bagay ito na maiwasan itong mammary tumor balang araw. Okay, so sana may natutunan kayo sa mammary tumor. So salamat. So matapos patanggal yung laman o bukol, in-examine ito sa pamamagitan ng fine needle biopsy upang alamin kung benign o malignant nga ang klase ng tumor. Madalas ginagawa po ito bago pa man sa natanggalin ang bukol, pero sa sitwasyon ni Zafaira, dahil nagsusugat kasi ito, kaya minabuti na unahin na yung pagtanggal. Lumabas sa kanyang biopsy ang resulta, ang kanyang mammary tumor ay isang uri ng malignant o klase ng tumor na kumakalat. Noong malaman po ito ng tagapag-alaga, nalungkot po ito. Subalit, ang mahalaga na lang sa kanila ay natanggal na yung bukol na nagpapabigat sa kanilang kalooban sa tuwing nakikita ito. Sa pagbalik nila after 2 weeks, isubject po si Zafaira sa x-ray upang silipin kung may pagkalat na ba sa loob ng kanyang katawan at pag-uusapan din yung chemotherapy procedure. At kung willing ang kanyang tagapag-alaga, nagawin ito. So, subaybayan niyo po ang susunod na kabanata sa kwento ni Zafaira. Ang nakakahangang samahan at turingan ng tao at kanyang alagang pet ay talaga namang nakakabangha. Tinuturing ng tao na sila ay kapamilya at nagbibigay naman ng saya ang mga pet sa buhay ng tao. Sa video ko pong ito, nais ko pong makapaghatid ng mga kwento ng inspirasyon sa aking mga tagapanood. At tunghayan niyo po ang kwento ng tagumpay ng mga pet at ligayang dulot nito sa buhay ng mga tagapag-alaga.
Ito po si Wika, isang 4 years old na Persian cat. Siya po ay ubod ng talino, matalas ang mata, pandinig at pang-amoy, lalo na kapag gutom. Kapag busog naman, favorite naman niya ang magtulog. Mahal na mahal po siya ng kanyang tagapag-alaga na si Mommy Queen, sapagkat siya po ang kauna-unahang pusa na alaga nito. Katabi po siya sa pagtulog at higit sa lahat, nagsilbing therapy po siya tuwing nalulumbay ang kanyang Mommy Queen. Isang araw, May 26, 2020, nanganak po si Weka sa kanilang bahay. Subalit, nahihirapan po ito. Naglabas siya ng dalawang kuting, pero parehong patay. May 28, 2020, isinugod siya sa klinik. Dahil umiiri pa ito, matamlay at hindi kumakain. Agad naman na in-examine ng doktor. Sa abdominal palpation, napansin na meron pang matigas na laban sa loob ng tiyan. Dahilan, upang isa lang siya sa x-ray procedure. Doon, na-confirm na meron pang angkuting sa loob ng tiyan na naiwan. Dahil dito, agad na nirecommend ng doktor na isisaryan siya. Subalit, tumanggi po ang kanyang Mommy Queen at sa halip, nirequest nito na magpa-inject na lang muna ng pampahilam at inuwi si Wika. Lumipas ang 24 oras, wala pa rin kuting na lumabas. May 29, 2020, ibinalik sa klinik si Weka. At sa mga oras na iyon, lalo na po siyang nanghihina. Lagi na lang nakahiga at nanlalanta. Hindi na mapigilan ni Mommy Queen na lumuha sa pagkakataong ito dahil sa magkahalong awa at pag-alala. Awa dahil sa ilang araw na paghihirap at pag-aalala sa pwedeng masamang mangyari sa minamahal at paborito nitong alaga. Pero ganun pa man, pumayag na rin na i-surgery si Wika. At isinalang na nga siya sa operating table. Binuksan ang kanyang tiyan, inilabas ang matres at ang bulok na kuting sa loob nito. Matapos, tinanggal na rin ang kanyang matres sapagkat ito ay nagsimula na rin mabulok. At matatapos na rin ang kanyang operasyon. Hello Wika, kumusta? Heto na po siya, buhay at kumakain na. Sa araw din na ito, May 31, 2020, o dalawang araw matapos ang kanyang operasyon, siya po ay ilalabas na at sa bahay niya na lang ipagpatuloy ang pagpapagaling. At heto na ang kanyang Mommy Queen na excited nang iuwi si Wika. At upang muling ipagpatuloy ang espesyal na samahan at turingan sa isa't isa. Inyong natunghayan ang isa na namang kwento ng tagumpay ng pet at ang kahangahangang pagmamahal ng kanyang tagapag-alaga.
hindi bumibitiw na tulungan ang kanyang pet upang mailigtas ito sa tiyak na kamatayan. So ayun, inyong natunghayan ang isa na namang pet success story sa pamamagitan ng ating bida na si Bueka. Sa kabila ng mabagal na desisyon ng kanyang mommy queen, at least naihabol pa rin natin at sa gibin ang kanyang buhay. Sa mga pet lover dyan at breeder na merong mga nganak na pet dog or cat at nanonood sa video kong ito, maswerte po kayo na malaman nyo ito. Kailan ba dapat maghintay o kailan ba dapat mag-alala na kailangan nang dalhin ang pet sa doktor? Sa araw na naglilibor o nanganganak na ang inyong alagang pet, nararapat lang nabantayan niyo po ito. Ang pinaka-manifestation na oras na lang talaga ang hihintayin na maglabas na ito ng anak ay iyong abdominal contraction o pag-iri. Sumula nung napansin nyo na umiiri na ito, dapat within an hour, lalabas na yung anak niya. Ngunit, kung higit isang oras na ang nakalipas at wala pa rin, mag-suspect na kayo na ang inyong alaga ay merong tinatawag na dystocia. Ito po yung hirap sa panganganak at indikasyon po ito na mukhang masisaryan nga ang inyong alaga. Of course, maaari pa rin namang subukan mag-normal at hihintayin ang 3-4 na oras. Ngunit, kung wala pa rin talaga, oras na para mag-alala at dalhin nyo na talaga sa doktor upang ipasiis ito. Lalo na yung mga maliliit na aso katulad ng Chihuahua, Pomeranian, Yorkie, huwag nyo nang ipagsapalaran ng mahabang oras na paghihintay. 30 minutes to 1 hour ay sa tingin ko sapat. So higit sa lahat, lalo na yung mga may alagang English Bulldog, French Bulldog, huwag na kayong mag-attempt na inormal ito. Less likely na mag-normal talaga sila. So, kung oras na or panahon na ng kanilang due date, dalhin nyo na po sa inyong doktor at ipasesarya na ito. Okay, so sana may na-inspire ko po kayo doon sa kwento ni Wika at sana may napulot kayong kaalaman dito sa video ko po ito. So, hanggang sa muli. Paalam. Ang nakakahangang samahan na turingan ng tao at kanyang alagang pet ay talaga namang nakakabangha. Tinuturing ng tao na sila ay kapamilya at nagbibigay naman ng saya ang mga pet sa buhay ng tao. Sa video ko pong ito, nais ko pong makapaghatid ng mga kwento ng inspirasyon sa aking mga tagapanood. At tunghayan niyo po ang kwento ng tagumpay ng mga pet at ligayang dulot nito sa buhay ng mga tagapag-alaga. Ito po si Lexi, isang 7 years old na babaeng Shih Tzu. Malambing po siyang sobra kung kaya't mahal na mahal siya ng kanyang tagapag-alaga na si Nanay Ida. Ngunit, isang araw, bigla po itong tumamlay at hindi kumain. Dinala siya ni Nanay Nida sa clinic noong May 18, 2020 upang ipa-check up. In-examine siya physically at kinuhanan ng dugo ni laboratory. Lumabas na meron siyang infection. Binigyan muna siya ng empirical treatment o mga gamot na sa tingin ng doktor makakatulong sa kanya. Subalit, lumipas ang ilang araw, walang nagbago na maganda sa kanya. Lalong lumala ang kanyang kalagayan, awang-awa si Nanay Nida sa kanya at kinukomfort niya na lang ito sa pamamagitan ng paghimas sa kanyang katawan.
May 24, 2020, ibinalik siya ni Nanay Nida sa clinic at doon inirekomenda sa kanya na i-further laboratory exam siya katulad ng X-ray. At doon, nakita na merong abnormal sa loob ng kanyang tiyan. Dahilan upang gawin pa ang karagdagang ultrasound examination para ma-confirm talaga ang sakit niya. At ang resulta, siya po ay na-diagnose na may sakit na pyometra. Ang pyometra ay isang pus or nana sa loob ng matris ng dahilan ay bakterya. So madalas nangyayari ito sa mga middle to old aged dog and cat na hindi nakapon. And usually, nangyayari ito matapos silang pagkatis. Dalawang klase yung pyometra, meron tinatawag na open type. At yung isa naman ay yung tinatawag na closed type. So yung open type, ito yung merong discharge. Samantala yung closed type ay wala or walang makikitang manifestation na merong discharge sa puwerta. So ito yung pinakadelikadong klase ng pyometra sapagkat ang nanay nandun lang sa loob at may tendency na mag-rupture ito. Hindi man kaya yung tinatawag na toxemia or lason sa dugo. So ito ay seryoso at nakamamatay talaga na sakit. At ito yung karakteristik ng pyometra sa ating bida na simplex. Noong nalaman ito ni Nanay Nida na seryoso at nakamamatay talaga ang sakit ni Lixie, napaluha ito. Lalo na noong nalaman niya na tanging surgery lamang ang paraan upang mabigyan siya ng magandang laban at pag-asa. Crisis man sa pera si Nanay Nida dahil panahon ng COVID-19 lockdown, hindi na nagdadalawang isip siya at pumayag na agad na maopera si Lexi. Nangamba man siya noong inilatag sa kanya ang mga surgical and post-surgical risk, pero idadaan na lang daw niya ito sa dasal na sana ma-overcome ni Lexi ang kanyang sakit. Matagumpay na nalampasan ni Lixie ang surgery at sa wakas gising na rin siya. Pero manatili muna siya ng ilang araw sa ospital. Maganda na ang kanyang pakiramdam at excited na siya umuwi para makapiling ang kanyang tagapag-alaga na si Nanay Nida. Bye-bye, Lexi! At sa wakas, nayakap na muli si Lixie ng kanyang Nanay Nida. Baka sa kanilang dalawa ang saya na muling magkapiling at ipagpatuloy ang espesyal na turingan sa isa't isa.